Yeah. So yun mga karitaso, kumusta? Meron tayo ditong bagong ano, G-Star Horn from Chekwa. Siguro kilala naman nyo yun. Si Sir Alex ng Secret Shop na taga Cavite, doon ako nag-order nito. May kasama na siyang harness, tsaka relay. Meron na din fuse box or fuse holder. Ito yun guys. Ang brand nito ay G-Star Horn, Snail Horn. Snail horn ang tawag nito guys. Ito naman yung relay. Ito naman guys yung ano, sakit ng relay. Tsaka syempre, itong fuse box, meron tong ano, fuse sa loob. Ayan o. Meron siyang fuse, blade fuse. Ayan. So, bago natin umpisahan na mag-install nito, magbibigay muna ako ng ano, ng guide para safe tayo. Kasi di ba pag may napapanood kayo ng mga video na nasusunog na motor, faulty wiring ang dahilan doon. Kaya para maiwasan 'yon, magbibigay tayo ng mga guide. Umpisa tayo sa ano, sa basic, yung electrical circuit. Since motor yung topic natin, yung source ng boltahe natin ay siyempre yung battery, and then siyempre mayroong fuse, switch, tsaka yung load, yung busina, yun ang magiging load natin. Ayan, panoorin nyo lang guys yung ano, yung diagram natin. Yan po yung basic electrical circuit natin. So yun guys, source ng ano, ng ano natin, circuit, yung battery, 12 volts yan, may positive, negative, then siyempre yung fuse. Ito yung protection ng circuit natin pag nagkaroon ng short circuit. Ang ibig po sabihin ng short circuit, yung parang nag-shortcut yung current mo, hindi dumaan sa load. Pag nagkadikitan yung positive tsaka negative, dapat yung unang bumigay o maputol yung fuse natin. Kaya ito yung weakest part ng ano, ng circuit. Once na nagkaroon ng short circuit, ito yung mapuputol. So para maging safe na yung system nyo, meron tong sizing. Halimbawa, pag ganitong mga size ng wire, sa tingin ko ano to eh, number 14 to. Pag number 14 yung wires natin, kailangan natin ng fuse na 15 amperes. May sizing yan eh, kasi pag nasobrang maliit yung wires nyo, pag nagkaroon ng short circuit, ang mangyayari ay yung wire nyo yung masusunog, hindi magti-trip tong fuse. Kaya nangyari, nagkakaroon ng, ayun, disgrasya ang abot natin. So, very crucial to, napaka-importante nitong topic natin ngayon. Hindi lang po basta-basta kasi yung pag-DIY guys. Kailangan meron tayong tamang ano, knowledge para dito. Ang amperage ng fuse natin guys, depende sa wattage, sa load na gagamitin natin. Halimbawa, itong G-Star Horn, 40 watts yung isa. Ito 40 watts, di 80 watts siya. Kung 15 amperes yung ano natin, yung fuse, tsaka 12 volts yung voltage natin, by ohms law, makocompute natin yan ng voltage times current. So, 12 times 15, 180 ba? 180 watts, 180 watts. So, kayang-kaya yung 80 watts. Dapat nakocompute natin kung ilan yung wattage ng load natin. Kaya kung 15 amperes to, times 12, ang kaya niya ay 180. 180 watts. So, 80 watts to. So, sobra pa nga tayo ng 100 watts. Kung halimbawa lang ha, hindi ko talaga alam yung exact wattage nito kasi walang nakalagay na specs. Careful kayo guys sa paglagay ng fuse. Unfortunately, 30 amperes pala tong fuse natin. Kulay green siya. So, papalitan natin to ng 15 amperes guys kasi hindi ito match sa wire natin. Instead na ito yung mag-cut pag nagkaroon ng short circuit, yung wire yung masusunog. Since hindi kaya ng ano guys, ng stock na switch ng horn natin, ito yung relay na to, ito yung magse-serve as ano, as a switch ng horn na aftermarket nating binili itong ang ano, G-Star Horn. Ito na yung magse-serve as a switch para ma-trigger yung dual horn natin guys. Hindi na yung stock na switch ng horn natin sa motor natin kasi hindi tatagal yun. So kung mapapansin nyo guys, ito yun no. Meron siyang ano dito, metal. Ayan. Once na mag-on yung relay na to, itong metal na to ay magdidikit to dahil sa magnet kasi
Once nasupplyan ng 12 volts tong relay na to, magkakaroon to ng magnet at yun ang dahilan kaya magdidigitan sila at masusupplyan na ng voltahe yung dual horn natin. Mataas ang capacity nito, 80 amperes ang kaya niya. Kaya hindi ito basta-basta masisira. Kaya ito yung purpose ng relay. Kaya ginamitan ng relay yung ano, yung dual horn natin kasi pag normal na switch yung gagamitin natin, masisira yun guys. So ito yung magse-serve as a switch na tong relay na to. May mga pins to guys. Ayan. Meron siyang ito 85, 86. Diyan po idudugtong yung ano, yung wire na galing sa stock na horn natin. Bubunutin lang natin yung dalawang wire na yon at dito natin ikakabit sa dalawa na to. At ito naman yung 30 pins. Ito yung galing sa battery. Ito na yung switch, normally open siya. At ito naman yung number, ano nga yun? 87. Ito yung 87 sa dulo. Papunta na to sa ano? Sa dual horn. At ito naman, itong sa gitna, bale, ano to? Hindi na natin to gagamitin. So, ito yun guys. 85, pin 86, pin 30. Pin 87, ito pin 87A, itong sa gitna. Walang connection to guys, hindi natin to gagamitin. Itong apat lang na to. Meron na tayong naka-ready na ano, socket relay. Dito na natin to isasalpa kasi may mga wires na to. Mamaya pakita ko sa inyo kung paano natin to i-assemble guys. So ito yung sinasabi ko kanina guys. Once na na-power on natin yung relay, meron tong mechanical switch dito. Ayan o, nagko-contact siya. Ito yung magse-serve as a switch ng ano natin, dual horn. Ayan o. Oh. Ayan. Tingnan nyo guys o. Oh. Ayan, gumagalaw siya. Yun. Stable ang ano nito, connectivity. Parang ano ah, parang smart ah. Yung contact niya, hindi basta-basta ang ano. Kasi ano to eh, kaya nito mag-hold ng malakas na ano, amperes. So, hindi ito basta-basta masisira guys, kumpara dun sa switch. Ito yun no. Normally open siya. Ibig sabihin ng normally open, naka-off siya guys. Once na nilagyan natin ng 12 volts, mag-ano siya oh. Magdidikit siya, magkakaroon siya ng contact. So, yun. Dadaloy na yung voltahe at mapapagana na natin yung dual horn natin. Tutunog na siya. Ayan, o. Tingnan nyo, guys. Yun. Yeah. Okay. Kuha nyo na. Okay. Yun lang yun, guys. Very basic. Malakas talaga ang wattage nito. Kaya kung ordinary switch lang yung gagamitin natin, masisira yun at masusunog. Panoorin nyo yung video, guys. O diba ang lakas ng arcing? Kaya kung ordinary switch lang yung gagamitin natin, masusunog talaga. Kaya gagamitan natin itong relay. Pansinin nyo sa loob guys, meron siyang mga maliliit na wires. Nakapulupot, magnetic wires ang tawag dyan. Once na dinaluyan na yan ng kuryente, magje-generate siya ng magnet. Electromagnetics ang tawag dyan guys. I-demo muna natin guys, saka na yung actual installation. Sa susunod na video na lang yun guys, sa part 2. So yun, mag-start na tayo. I-demo muna natin. Ito yung battery. Lagay natin dito para malapit lang siya. Unahin muna natin guys. Itong dalawang yellow na to, galing to sa pin 87 ng relay. So yun guys, ikakabit lang natin to sa terminal ng horn. Yan o. Dito natin ikakabit ang isa. Yung isa naman, dito sa isang horn. Yan, dito natin siya ikakabit guys. Nakabit na natin yung yellow, yung dalawang yellow na wire. Na-shoot na natin dito. Ito po yung galing sa relay na pin 87. Ito naman yung ano, ground wire. Ikakabit naman natin to dito sa isang terminal ng ano, itong busina. Shoot lang natin to dito, isasalpak yan. Tapos eto naman sa kabila. Yan. Yan kung ano, dito naman i-shoot naman natin to dito. Okay lang kung mag-interchange to guys, wala naman tong polarity. Don't worry. Tong dalawang ano na to, terminal na to. Eto naman kung sa motor na natin to, sa body ground natin to ilalagay. Since demo lang, sa negative ng battery natin to ikakabit mamaya. Pero pag nasa actual installation na tayo, kakabit natin to sa body ng motor natin. Yung ground, body ground ang tawag doon, mga karitaso.
Itong wire na to, itong dalawang wire na to, ito yung sa ano, power on ng relay. Bale, idudugtong lang natin to sa horn, sa stock horn natin. Hugutin lang natin yung wire na nakakabit doon, tsaka idudugtong natin siya dito. Since demo lang to, itetest natin to dito sa battery. Wala din problema kung magkabaliktadan to, walang polarity to, guys. Okay? Itong red na to, kakabit natin to dito sa positive, dito natin siya ikakabit. Ganyan. At basically guys, itong red wire na to, dito nakalagay yung fuse. Ayan, malapit lang dapat to sa battery natin. At itong white wire na to, ito na yung positive papunta doon sa pin 30 ng relay natin. Pin 30 to guys. Itong dalawa na to naman ang pin 85 tsaka pin 86. Ito yung magsusupply ng power sa relay. Yung source nito ay kukunin natin sa stock horn natin. Bali, bubunutin lang natin yung wire ng stock horn tsaka idudugtong dito. Since demo lang to guys, so idedirecta na lang natin sa supply ng battery sa positive tsaka sa negative. Pero bago ang lahat, nakalimutan nating ikabit tong ground wire. Kakabit muna natin siya dito guys. Ayan, mahigpit na siya guys. Lalagyan na natin ng supply yung ano natin, relay, 12 volts. Kakabit natin to sa positive tsaka negative. Okay lang na magkabaliktaran to guys. Wala naman tong problema. Ito ay na natin i-connect guys. Ito. Lobat. Yung gagamitin ko na lang guys yung ano, yung lipo core natin nandoon sa solar natin. Balikan ko kayo guys. So yun guys, ready na siya. Ang ginamit natin ay yung battery natin sa solar. Tingnan nyo guys. Lipo core battery to. Comedy tayo guys. So yun, try natin. Connect na natin yung relay. Yun, ang lakas nito guys. Magigising yung ano nyo, kaluluwa dito. Yun o. Ano? Sound check guys, sound check. At yun na nga, sana may natutunan kayo sa video na to guys. Basta alam nyo po yung ano, yung basic electricity. Kayang-kaya nyo to. See you on my next video guys. Yung part 2 nito. Yeah.